Pinay OFW sa Canada, patagong nakipagrelasyon sa gwapong anak ng kanyang amo't na buntis. Paano kung malaman ito ng kanyang among babae? Ano kayang mangyayari sa kanya? Magiging susi ba ito upang makilala siya bilang girlfriend ng anak ng kanyang amo? O magiging hadlang sa samahan nila't pangarap niya sa kanyang pamilya? Carmina Point of View. Welcome to Canada, self! Maligaya kong sambit sa aking sarili nang ako ay nakatungtong na sa airport dito sa Canada. Sa wakas, magsisimula na rin maging maganda ang buhay ko. Inangat ko pa ang mga kamay ko sa ere dahil sa sobrang saya na naramdaman. Matapos kasi ng ilang buwan ko na paghihintay, nakarating na rin ako dito sa Canada bilang isang OFW. Pangarap ko kasi talaga ang makapunta sa ibang bansa. Na-inspire kasi ako sa mga kapitbahay at mga kaanak ko na pag-uwi galing ibang bansa, maganda na ang mga buhay. Mayroon na silang malalaking bahay at nakabibili na sila ng mga gusto nila. Iyon din ang gusto kong maranasan at ng pamilya ko. Kaya naman imbis na papasok sa kolehiyo, mas pinili kong tahakin ang pagiging OFW sa Canada bilang isang kasambahay. Hala? Wow! Inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Sigurado ako na maraming afam dito. Ay! Natigilan ako sa pagkamangha sa paligid nang ako ay nabangga ng isang babae na nagmamadali sa paglalakad. Tumingin ako sa kanya at nagulat na lamang nang bigla niya akong pinakyuhan. What the? You are in my way! Sigaw niya bago nagpatuloy sa paglalakad dala ang kanyang maleta. Napakurap-kurap na lamang ako sa gulat at nailagay sa dibdib ang aking palad. Hindi ko kasi inasahan ang ganon dahil hindi ko naman siya kilala. Grabe, kararating ko lang sa Canada ngunit namura na agad ako. Sorry po! Pahabol ko na wika kahit alam ko na hindi na ako marinig. Kaya napabuntong hininga na lamang ako at saka nagsimula na ring maglakad palabas ng airport. Ako nga pala si Carmina Hermosa. 20 years old at nakatira sa lungsod ng Maynila. Ako ang panganay sa tatlong magkakapatid at ako ang inaasahan nila dahil si Mama, Pilay, at si Papa, Bulag. Kaya naman wala akong oras para i-enjoy ang buhay 20s ko dahil maaga akong namulat sa mundong ito. Nasaan kaya ako noong umulan ng kayamanan? Nasaan kaya ako noong umulan ng kaginhawaan? Siguro tulog ako o kaya sumilong kasi ayaw mabasa. Ilang oras ang paghintay at pagbiyahe ko patungo sa aking pagtatrabahuan. Namangha kasi ako sa mga magagandang views, kaya todo picture ako. Ang ending, sa first day ko dito sa Canada ay napagalitan ako. Why are you late? Ani Ma'am Christine sa akin sabay pasada sa akin ng tingin. Are you our new maid? Yes ma'am, agad ko nasagot. I'm very, very sorry for being late ma'am. Me is looking at the views. Very beautiful. Paliwanag ko pa. Ay, tama kaya ang English ko? Hindi pa naman ako kagalingan. Binayabas lang dahil hindi naman ako Amerikano. At saka mukhang hindi naman Canadian ang babae na to. Sa itsura pa lang niya, mukha siyang kalahi ko. Pinay. There's no time for that. You are here to work, not to look at the views. Anya at saka napabuga ng hangin. Rachel, ihatid mo siya sa kwarto niya. Ikaw na rin ang bahalang magpaliwanag sa dapat niyang gawin at hindi. Nalaglag ang pangako sa bigla niyang pagtagalog. Lumapit ang isang babae na tingin ko ay OFW din. Yes, ma'am. Tinaasan ako ng kilay ni ma'am bago siya umalis. Nakahinga ako ng maluwag at napatingin sa babae na ngayon ay nakangiti na sa akin. Ikaw pala ang bagong maid dito.
Wika niya sa akin sabay ngiti. Ako nga pala si Rachel. Inilahad niya ang kanyang kamay na agad kong tinanggap. Hello, Ate Rachel. Lumapit din ako sa kanya at saka bumulong. Pinay ba ang mom natin? Oo, sagot niya. Nakapag-asawa ng foreigner kaya nandito. Wow, hindi na pala ako mahihirapan mag-English dito. Maligaya kong wika at sumunod sa kanya dahil ihahatid niya ako sa magiging kwarto ko. Ilang taon ka na rito? Ang swerte mo kasi sa isang Pinay ka napunta. Natigilan siya sa pagbukas ng pinto at saka napatingin sa akin. Malapit nang matapos ang kontrata ko. 2 taon lang kasi. At saka, ang asawa ni Ma'am Christine ang boss natin. Yun ang nagpapasahod, pero boss pa rin naman natin si Ma'am. Akala ko din noong una ay swerte ako dahil Pinay ang isa sa mga boss ko. Pero huwag kang makampante. Hindi madali ang trabaho dito sa Canada. Hindi rin mabait si Ma'am kaya mag-ingat ka sa mga galaw mo upang hindi ka mapapagalitan. Anya at saka binuksan na ang pinto ng magiging kwarto ko. Dito ang magiging kwarto mo. Pagkatapos mong mag-ayos, puntahan mo ko dahil ipapakilala kita sa iba nating kasamahan at ipapaliwanag ko sa iyo ang mga gagawin mo. At saka niya ako iniwan na mag-isa sa tapat ng kwarto na ito. Inayos ko na ang mga gamit ko sa bagong kwarto ko bago ako lumabas at pinuntahan si Ate Rachel. Pinakilala niya ako sa mga katulad din namin na si Manang Eda, chef sa bahay na ito, si Kuya Ed, isang gardener, at Ate Ria, kasambahay din na hindi pa katagalan dito. Pinaliwanag ni Ate Rachel ang mga dapat kong gawin sa bahay at mga bawal na gawin. Ayon sa kanya, mabait naman si Mr. Anderson, pero si Ma'am ay hindi. Bago raw sila nagtrabaho rito, sinabihan daw sila ni Ma'am na bawal silang umupo sa mga sofa at kung kakain, magluto ng sariling pagkain. Marami pang sinabi si Ate Rachel sa akin at lahat ng iyon, napangiwi ako. Pero wala akong magagawa sa mga patakaran sa bahay. Ang mahalaga, may trabaho na ako at makakatulong na sa pamilya ko. 1 linggo na ang nakalipas magmula nang mapunta ako sa Canada bilang OFW at 1 linggo na rin akong nag-a-adjust sa bagong environment ko. Hindi ko pa nakita sa personal si Sir Anderson dahil si Ma'am lang naman ang nakita ko. Kasalukuyan kong kinukuha ang mga damit na tapos ng labhan at dinala ko siya ngayon patungo sa 1 kwarto na tingin ko ay pagmamay-ari ng anak ni Ma'am. Mayroon kasing mga koleksyon ng mga helmet at mga robot. Hindi rin gaano kadami ang mga gamit kaya nasisiguro ko na sa anak nila ito. Huminga ako ng malalim at saka inilapag ang mga damit sa malaking kama upang doon ako magtutupi. Wow, ang branded ng mga damit. Mangha kong sabi habang nagtutupi ng mga damit. Mga mayayaman nga naman. Buti na lang at inayos ko ang paglalaba dahil baka masira. Sigurado akong magbabayad ako nito. Mukhang malaking tao ang anak ni Ma'am. Ang laki kasi ng mga damit at mukhang kasya ang 2 tao. Ilang taon na kaya ang anak ni Ma'am? Sa ibang bansa kasi, kahit nasa 15 anyos, malalaking tao na. Pero sa mga nakita ko na helmet, mukhang legal age na. Nasa gitna ako ng pagtutupi nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at iniluwa roon ang 1 lalaki na nakapikit ang mga mata habang may kinapakapa. May bula ng sabon ang kanyang pagmumukha at iba pang parte ng kanyang katawan. Pero ang mas ikinagulat ko ay nang magbaba ako ng tingin. Nalaglag ang aking panga sa aking nakita at nabitiwan ko ang damit na itutupi ko na sana. Bakit may adan dito? Bakit siya hubot-hubad na lumabas? Eh Diyos ko, ano yung nakita ko? Ay, ang laking upo naman yan. Eh Diyos ko, may virgin eyes. Is anybody here? I need water. Nasira ang faucet. Umawang lalo ang mga labi ko nang marinig ko ang kanyang huling sinabi.
Foreign na foreign ang mukha pero nagsasalita ng Tagalog. Tumayo ako at saka sinubukan kong iwasang tingnan ang kanyang vegetable. I am here, sir. Nautal ko na wika. I will get you water. Go back inside and wear brief because your vegetable is bitay-bitay. At mabilis ako na lumabas sa kwarto at napa-sign of the cross dahil sa nakita. Jesus Mariusip, Diyos ko, grabe. Hindi ko akalain na makakita agad ako ng ganun. At dito pa mismo sa trabaho ko. Oh, ayos ka lang ba? Ay, buktot! Napaigtad ako sa gulat nang biglang sumulpot si Ate Rachel sa isa pang banyo dito sa bahay. Ilalagyan ko kasi ng tubig ang balde upang maibigay kay Sir. Opo. Ini-off ko ang gripo. Ayos lang naman po. Natawa siya. Ang putla mo kasi. Galing ka sa kwarto ni Sir, no? Napalunok ako at saka tumango. Oo, galing ako doon. Bakit po? Nakita mo na rin ba ang nakita ko? Kumunot ang noon niya. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Wala po. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Ang hirap namang aminin na may nakita akong kakaiba. Baka mapagkamalan pa akong bastos. Nako, talaga namang nakakatakot yang si Sir Steven. Dahil naman na yata ang ugali sa ina. Ani Ate Rachel at tumawa muli. Kaya naintindihan ko ang pamumutla mo. Pero masasanay ka rin kalaunan. Tiningnan niya ang balde na may lamang tubig. O siya, ako na ang magdala niyan. Huwag na po. Agad ko na pagpigil sa kanya. Ayos lang po. Pasensya na. Sige po. Kinuha ko na ang balde at saka lumabas sa banyo upang bumalik sa kwarto ni Sir. Pagpasok ko, nakahinga ako ng maluwag nang makita na wala na si Sir sa labas. Mabuti naman at pumasok na. Lumapit ako sa tapat ng pinto ng banyo at saka kinatok ito. Sir, here is the water. Ani ko habang kumakato. Sir, come here. Pahina na wika niya. Napalunok ako sa kanyang sinabi at saka unti-unting hinawakan ang doorknob. Okay, sir. Huminga ako ng malalim bago ko pinihit ang pinto at saka itinulak ito upang makapasok ako. Pagpasok ko, nadatnan ko si Sir sa may bathtub. Nakapikit ang kanyang mga mata at nakalubog ang katawan sa tubig na puno ng mga bula. Ay, salamat. Akala ko pa naman ay makikita ko na naman ang kanyang malaking gulay. Sir, here is your water, sir. Wika ko sa nakapikit pa rin na si Sir. Ibuhos mo sa akin. Utos niya. Po? You heard me, right? Ibuhos mo sa akin. Okay po. At dahil masunurin ako at trabaho ko ang sumunod sa mga utos, ibinuhos ko ang isang balde ng tubig sa kanyang pagmumukha. Stop! Don't kill me! Po? Itinigil ko ang pagbubuhos ng tubig at tiningnan si Sir na hiningal at naghabol na ng kanyang hininga. Are you okay, sir? Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin na sa akin. Are you planning to kill me? Asik niya pero agad nagbago ang reaksyon ng mapagtanto niya na bagong mukha ang nakita niya. Oh, are you new here? Napaatras ako at paulit-ulit na nagbaw. Sorry sir. Me not trying to kill you. Sorry sir. At saka dali-dali akong lumabas ng kanyang banyo. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin ngunit hindi ko na iyon pinansin. Marami na kasi akong nakita at tama na iyon dahil baka madadala ko ang mga nakita ko sa panaginip ko. Ayaw ko na mangyari iyon.
Nang gumabi dito sa Canada, agad kong tinawagan ang aking mga magulang upang sila ay i-update. Pagtawag na pagtawag ko, iyak agad ni Mama ang bumungad sa akin. Miss ka na agad namin, anak! Iyak ni Mama. Bakit ngayon ka lang tumawag? Mama naman, ang OA mo ha. Siyempre hindi naman ito Pilipinas. Nag-a-adjust pa ako rito. Di ko alam saan maghanap ng load. Ani ko at saka naupo sa kama. Ngayon lang din ako nagka-oras dahil bawal mag-cellphone dito sa work. Eh, kamusta ka naman dyan? Hindi ka ba minaltrato? Hindi naman, ma. Ang swerte ko pa nga kasi isa sa mga boss ko ay isang Pinay na nakapangasawa ng Canadian. Hindi na ako mahihirapan sa pag-i-English. Wow! Maganda yan, anak! Naku, mag-ingat ka pa rin dyan, ha? Araw-araw ka naming ipagdarasal. Napangiti ako. Maraming salamat po, ma. Kayo din po. Kasali rin kayo sa mga dasal ko. Mag-iipon po ko ng maraming pera dito para po magkaroon tayo ng malaking bahay. At saka masarap na pagkain araw-araw. Marami pa akong ikinuwento kina Mama at sa mga kapatid ko sa unang linggo ko sa Canada. Nag-send pa nga ako ng picture at amazed na amazed sila. Kaya magsisikap talaga ako dahil maswerte akong nakatungtong dito para sa susunod na tutungo ako rito bilang turista na, hindi trabaho. Iyon ang pangarap na kailangan kong pagtrabahuan upang mangyari. Matapos ang aming masayang tawagan ni Mama, lumabas ako sa maid's quarter upang uminom ng tubig. Nagtungo ako sa kusina at saka binuksan ang malaking refrigerator. Kinuha ko ang pitsel ng tubig at saka inilapag ito sa lamesa. Kumuha ako ng baso at saka sinalinan ito. So you are new here? Munti ko nang maibuga ang aking ininom dahil sa gulat nang marinig ang boses na iyon. Agad kong nilingon ang may-ari at umawang ang labi ko nang makita ko si Sir Stephen na nakahalukip-kip habang nakatayo. Nilunok ko ang tubig at saka tumango. Yes sir, I am new here. Ani ko at biglang kinabahan. Kung nakakatakot ang ina, mas nakakatakot ito. Umangat ang kilay niya. What you did earlier was unforgivable. Ha? You almost killed me. Wika niya at humakbang palapit sa akin. Right? Umiling ako. No po. Me not a killer. No killer. I only follow your orders, sir. Gusto kong pukpukin ang sarili ko dahil sa English kong hindi ko alam kung maayos ba. Nakakaintindi at nakapagsalita naman ito ng Tagalog, pero hindi ko naman alam kung hanggang saan ang kaya niyang sabihin. Aksidente kong naibaba ang tingin sa kanya at kumunot ang noo ko nang makita ko na may dala siyang malaking bag. Namilog ang mata ko at gulat siyang tiningnan. Hala, where are you going? You bring bag very big. You go out? Namilog ang mata niya sa sinabi ko. Sabi ko na nga ba, hindi pwede. Umiling ako sa kanya at hinarang pa ang kamay ko. No, you're not allowed. I will tell your mother. Ma'am, si sir, tatak... Agad niyang tinakpan ang bibig ko at saka nilakihan niya ako ng mata. Don't you dare! Nang marinig namin ang mga yapak galing sa hagdan pababa, agad niya akong hinila patungo sa isang tagong haligi at sinandal niya ako roon. Nakatakip pa rin ang kanyang palad sa bibig ko kaya hindi ako nakapagsalita. Han, narinig kong wika ni Ma'am Christine at saka narinig ko na binuksan niya ang refrigerator. Bakit ngayon ka palang tumawag? Miss na kita. Sinong katawagan ni Ma'am? Si Sir Anderson ba? Humalakhak si Ma'am at narinig ko ang paglapag niya ng baso sa mesa. Oh, come on, Han. Alam ko naman na afford mo ang makapunta rito sa Canada. I don't need to send you money. Baka mahalata ng asawa ko.
Mahina akong napasinghap sa narinig at napatingin kay Sir Steven na ngayon ay nakaigting na ang kanyang panga. Okay, I love you, hon. Yun ang huli naming narinig kay Ma'am bago siya bumalik sa kanyang kwarto. Tinanggal naman ni Sir ang palad niya sa bibig ko at saka agad umalis. Dumaan sa back door ng bahay. Sir, wait! Napatalo na lamang ako sa gulat ng padabog niyang sinara ang pinto. Napabuga na lamang ako ng hangin at saka napailing na lamang. Ano ba yung narinig ko? Hanggang dito ba naman ay may kabit na nagaganap? Ay, Diyos ko! Hindi ko na lamang iyon inisip at saka bumalik na sa kwarto ko upang matulog kasi kinabukasan, panibagong kayod na naman para sa ikaganda ng buhay. Umuwi si Sir William Anderson kinabukasan galing sa business trip kaya kaming mga kasambahay ay busy sa paghahanda ng pagkain, paglilinis ng dining area at saka paghanda sa lamesa. Habang naglalagay ako ng mga plato sa lamesa, ay pasimple akong napasulyap sa mag-asawa na sweet sa isa't isa. Hindi ko akalain na ang sweet niya sa asawa niya ngayong umuwi kahit may honey bunch siyang katawag kagabi. Ay, naku, hindi pwedeng dalawa, ma'am. Kaya maraming matandang dalaga ngayon kasi hinahakot na mga kagaya niyo ang ibang lalaki. Ang yaman ng asawa mo tapos naghanap ka pa ng iba. May anak pa kayo na mukhang alam ang kalokohan mo. Ay, Diyos ko. I'm home. Binagsak ni Sir Steven ang kanyang malaking bag sa mismong harapan ko kaya natigilan ako sa aking ginagawa at napatingin sa kanya. Pati ang mag-asawa ay natigil sa paglalambing. Saan ka galing, Steven? Tanong ni Ma'am Christine. Didn't I tell you to stay here? You didn't even help your father on his business. Nagtungo ka na naman ba sa motor mo? Look at your face. So many wants. Napatingin muli ako kay Sir Steven na mukhang walang pakialam sa sermon ng kanyang pinay na mother at umupo na sa upuan at nagsimula ng kumuha ng pagkain. Busangot ang kanyang mukha at may kaunting sugat sa kanyang pisngi. Parang galing disgrasya. Christine, calm down. Ani ng kanyang asawa ni si Mr. William Anderson. Steven is here. The most important thing is he is safe and home. Now, stop yelling at him and let's eat breakfast together. Kinuha ko ang malaking bag na ibinagsak ni Sir Steven at saka itinabi. Mukhang may lalabhanan naman ako mamaya. No, I won't come down, William. You are letting your son doing the things he do. He is literally a rebel. He didn't help you on your business and always wasting money. Binalingan ako ni Ma'am. Carmina, kumuha ka ng first aid kit. Pagkatapos kumain, gamutin mo ang sugat niya. Marunong ka naman, hindi ba? Napatingin ako kay Sir Steven bago tumango. Yes, Ma'am. Good. Gosh, Steven, you should really listen to me. I am your mother, Steven, and your dad is getting old. Ikaw ang susunod sa yapak niya. We can't waste it. Napangiwi ako sa pa-English ni Ma'am Christine, kaya ayaw ko mag-affirm eh, kasi kapag mag-away kami, dihado ako. Hindi ako marunong umaway in English. Baka murahin ko lang siya ng murahin kapag ako ay napuno. Are you afraid that my father's wealth will disappear? Wala ka nang maibigay sa lalaki mo. Pareho kaming nagulat ni Ma'am Christine sa sinabi ng kanyang anak. Pati si Ate Ria nakakalagay lang ng ripe banana sa lamesa ay natigilan din at napatingin sa akin. Tumikim ako at umatras muna para kumuha ng first aid kit. What are you talking about, son? Ani Ma'am Christine at kita ko na napalunok siya. You are talking nonsense. Napatingin siya sa asawa niya na walang naintindihan. Let's eat, William. Kararating mo pa lang. Hindi na muli sila nag-away at saka tahimik na kumain sa malaki nilang lamesa na sila lang din tatlo ang kumakain. Kami naman ni Ate Rachel ay nagsasali ng juice sa kanilang mga baso. Nang dumapo ang tingin ko sa baso ni Sir Steven na kakalagay ko lang, umawang ang labi ko nang makitang ubos na.
Nang tingnan ko siya, sininyasan niya ako na lagyan muli, kaya nilagyan ko naman. Matapos kong lagyan ay tutungo na sana ako kay Mr. William nang makita ko na naubos muli ang isang basong juice at sumenyas na lagyan muli. By the way, William, we have a new maid all the way from the Philippines. Her name is Carmina. Biglang pakilala ni Ma'am Christine sa akin sa asawa niya, kaya napatingin ako kay Mr. William na tumangot-tangos sa akin. Hello, Mr. William. Nice to meet you po. Aray. Ani ko at sa pagbaw ko, bigla na lamang nauntog ang noo ko sa lamesa, kaya tumunog ang mga utensils na nasa lamesa. Humagalpak ng tawa si Sir Stephen dahil sa nangyari sa akin, ngunit saglit lang yon dahil sinaway siya agad ng kanyang daddy. Nice to meet you too, Carmina. Ani Mr. William. Don't bow your head too much. Nakaramdam ako ng hiya. Sorry, sir. Tumikim si Ma'am Christine. Since bago ka rito, ikaw ang i-assign ko kay Stephen. Ikaw ang maglilinis sa kwarto niya, maglalabas sa mga damit niya at iba pa. At hindi lang yon. Babantayan mo siya dahil aalis na naman yan. Napatingin ako kay Sir Stephen na ngayon ay masama na ang tingin sa akin. Napalunok tuloy ako. Okay po, ma'am. Matapos kumain ng agahan ay hinabol ko si Sir Stephen na mabilis nagtungo sa kanyang kwarto. Daladala ko ang first aid kit para magamot ko ang sugat niya. Pagpasok niya sa kwarto ay napatalikod agad ako nang naghubad siya ng pang-ibabaw na damit, ngunit nang marinig ko ang kanyang pagdaing, napalingon ako at namilog ang aking mga mata nang makita ko na hindi lang sa mukha may sugat siya, kundi nasa kanyang katawan din. Diyos ko, what happened? Mabilis akong lumapit at inilapag sa side table ang first aid kit. Sir, gamutin po kita. Go away. No, sir. Magagalit ang mother mo. Ani ko at saka hinarangan ko siya ng akma siyang tutungo sa walk-in closet niya. Sir, gamot muna tayo. You're in my way. Umangat ang kilay niya. I know, sir. But we have to treat your wounds. Tinuro ko ang sugat niya sa katawan. Baka makita mo si San Pedro ng maaga sa sugat na yan. Kumunot ang noon niya. What? Hinawakan ko ang kanyang braso kaya napaigtad siya. Hinila ko siya patungo sa kama niya at pinaupo. Stay there. Kinuha ko agad ang first aid kit, ngunit na stress nang humiga siya. Sir, huwag kang humiga. Gagamutin pa kita, sir. Napatili ako at nabitiwan ang dala nang hinila niya ako patungo sa kanya, kaya nakapatong ako sa kanyang katawan. Nagtama ang aming paningin at kita ko ang pagseryoso ng kanyang tingin sa akin. Ako ang unang nag-iwas ng tingin at saka mabilis na umalis mula sa pagkapatong at napatikhim. Kung ayaw mong ipagamot ang sugat mo, sige po, hindi kita pipilitin. Pinulot ko na ang mga gamit na nahulog sa sahig at saka ibinalik sa lalagyan. Nang akma na akong aalis, bigla na lamang siyang bumangon at tinawag ako. Treat my wounds. Ngumuso siya. Now. Napailing na lamang ako sa kanya at saka sinimulan siyang gamutin. Sabi ni Sir, disgrasya daw ito mula sa isang motor race. Hindi raw siya nagsuot ng damit kaya nagasgasan ang maganda niyang katawan. Hindi ko alam na may ganun pala rito at sa gabi ginagawa. Matapos ko siyang gamutin, lumabas na ako sa kwarto niya at saka kinuha ang malaking bag na ibinagsak niya kanina sa harapan ko. Dinala ko ito sa labahan at saka kinuha ang mga laman at inilagay sa washing machine. Napabuga na lamang ako ng hangin at napapikit na lamang. Simula nang ma-assign ako sa anak ng amo ko, ay parang nadagdagan ang edad ko. Tumatakas kasi gabi-gabi at hindi ko rin maisumbong kay ma'am dahil ako ang malalagot. Isang buwan ko yatang tiniis ang ugali niya na iyon hanggang sa nasanay ako. Worth it din naman kasi ang pagtitiis, lalo na nang makatanggap ako ng unang sahod
at nakapagpadala sa pamilya sa bansang Pilipinas. Kaya kahit mahirap, laban lang lalo na ngayon na nagbabalak na namang tatakas ang bulbuling lalaki. Oh, where are you going, sir? Tanong ko kay Sir Steven nang mahuli ko siyang dadaan sana sa bintana ng kwarto niya. Pumasok kasi ako kasi may pinauto siya at akala niya mauutakan niya ako. Oh, shit. Go away! I need to go right now! Sigaw niya at nataranta ako nang tatalon siya sa bintana. Oo, teka! Huwag, sir! Mabilis akong tumakbo at agad siyang nahawakan sa kanyang braso, kaya natigilan siya sa pagtalon at napatingin sa akin. Get off me! Asik niya. I need to go. This is my one last race. Umiling ako at saka dalawang kamay na ang ginamit ko na paghawak sa kanyang braso. No, sir! I will get fired if you keep on doing this. I always keep it to myself whenever you jump off the window or go away at night, sir. But please not tonight. Your mom told me to keep you here because you have visitor tomorrow. Paliwanag ko pa. Please, sir. Ay, kung hindi lang kita amo, matagal na kitang tinuhod at sinapak ng matauhan ka. Ay, mawawalan ako ng trabaho dahil sa iyong lalaki ka. Ay, naku, sumunod ka naman kahit ngayon lang. Gusto ko yun sabihin pero huwag na lang dahil nakaintindi at nakapagsalita ito ng Tagalog. Mahirap na't maaga akong ipatapon pabalik ng Pilipinas. I'm sorry, darling, but my race is important than their visitor tomorrow. At naistatwa ako sa aking kinatatayuan nang bigla niya na lamang akong siniil ng halik sa labi. Halik na nagresulta ng panghihina ng aking tuhod at ang pagluwag ng pagkahawak ko sa kanyang braso. Nang humiwalay siya sa halik ay agad siyang tumalon sa bintana at naiwan akong tulalang tulala dahil sa kanyang ginawa. Halos hindi ako makatulog dahil sa nangyari. Paulit-ulit kasing nagpiplay sa utak ko ang nangyari at ramdam na ramdam ko ang labi niya na lumapat sa labi ko. Bukod doon, first kiss ko iyon at hindi ko tanggap na sa anak ng amo ko iyon na ibigay. Ay hindi. Hindi iyon binigay. Ninakaw iyon. Hindi ko na tuloy alam kung paano ko haharapin si Sir nito. Steven, point of view. Congratulations, Anderson! First place! Wow! Nakipag-appear sa akin ang aking kaibigan na si Cohen matapos kong maitanghal bilang champion sa motor race dito sa isang secret place namin. Hinubad ko ang helmet ko at lumaki ang ngiti sa labi dahil ito ang unang pagkakataon ko na naungasan ko si Allen na isang half-German. And maybe it's because I got a good luck kiss before I went to this race. Ah, shit. Yeah, hindi ko nakalimutan. I kissed that girl because she was so annoying. Gabi-gabi niya akong pinipigilan sa lakad ko at yun na lang ang tanging paraan upang ako ay makaalis lalo na't huling laban na ito at babalik na sa normal na buhay. Yeah, I am a half Filipino, half Canadian. So I understand and speak Tagalog because of Ma'am and I had classmates before na mga Pinoy noong ako ay nag-aaral pa. I am not a rebel. Gusto ko lang talaga ang makipagkarera para makalimutan ang nalaman ko na panluloko ni Ma'am sa dad ko. Hindi ko kasi matiis makita ang pagmumukha niyang ngumingiti sa daddy ko tapos nagpapatuhog na pala sa iba patalikod. I want to go out so bad. But I still have to help my dad kasi ako ang inaasahan niyang maging kapalit niya kapag hindi niya kaya. I went home early in the morning with a trophy. Akala ko pa naman ay makikita ko ang maid ko, pero si Rachel ang nakita kong naglilinis sa labas ng kwarto ko. Yeah, where is she? I asked her. Oh, sir! Namilog ang mata ni Rachel at napatingin sa dala ko. Saan ka galing? Hinahanap ka ng mami mo. Akala ko ay nasa loob ka. Sabi kasi ni Carmina, where is she? I asked her again. Tinuro niya ang kwarto ko.
She's inside, sir. Umangat ang sulok ng labi ko at saka pumasok sa loob ng aking kwarto. And there, I saw her. Tahimik na naglilinis sa mga collections ko. Pero mukhang hindi niya ako nakita dahil masyado siyang seryoso sa kanyang ginagawa, kaya hinintay ko na lamang siyang tumingin sa banda ko. Nang ilang minuto na ang lumipas at hindi pa rin siya lumingon, nainis ako. At hindi na makatiis kaya nagsalita na lamang ako. How was my kiss last night? Pagbasag ko sa katahimikan. Namilog ang mata niya at gulat na bumaling sa akin. Sir, humakbang ako palapit sa kanya and my focus was on her red lips. Ah, shit. I want to kiss it again. Nang tuluyan na akong nakalapit, nagulat ako at natigilan nang bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig at umiling sa akin. No, sir. No lips allowed. Anya na ikinaaliw ko lalo. Umiti ako sa kanya. I know. And I'm sorry. Tinanggal niya ang kamay niya sa kanyang bibig at saka napabuntong hininga. It's all right, sir. Just don't do it again because it's not all right. Anya sa akin. I'm sorry. Wika ko na ikinagulat niya. But I can't do that. At humakbang ako ng isang beses. Tinagilid ang aking ulo, hinawakan ang kanyang baba, at siniil siya ng halik sa labi. Carmina Point of View. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayong nahalikan muli ako ni Sir Steven. Kinakabahan ako na naguguluhan kung bakit niya iyon ginawa sa akin. Sino ba naman ako? Isa lang naman akong kasambahay na hangad lang na magkaroon ng magandang buhay. At sa ginagawa ni Sir sa akin, nagsimula na akong kinakabahan para sa aking sarili. Kaya naman sa mga sumunod na araw, pinilit ko na iwasan siya dahil sa sobrang kailangan. Hindi ko na rin siya matingnan sa mata at mas lalong hindi ko na rin siya matrato na normal gaya ng pagtrato ko sa kanya sa unang buwan ko rito sa Canada. Lumipas ang 2 linggo simula nang mangyari iyon, nahalata niya yata na umiiwas na ako sa kanya, kaya naman habang ako ay naglilinis sa isang hardin malapit sa may pool area nila, lumapit siya sa akin na siyang nagpakabas sa akin. Hey! Inilagay niya ang kanyang tuwalya sa kanyang balikat. Mukhang maliligo siya sa pool. I didn't see you, ha? Huh? Are you avoiding me? Hindi naman po. No, you're avoiding me. Pag-conclude niya. And that's not nice, Carmina. You're making me crazy. Napasinghap ako sa kanyang sinabi at saka nagbaba ng tingin. Pasensya na, sir. I am here to work, kaya I distance myself because that's not allowed. Not allowed? Hinawakan niyang baba ko at inangat ang baba ko upang maharap ako sa kanya. Not allowed what? To like you? Namilog ang mata ko. Sir, I like you, Carmina. That's why I kissed you. It's not my fault that I like you. Kaya dapat hindi mo ko iiwasan kasi hindi kita titigilan. Unti-unti kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. Ito kasi ang unang pagkakataon na may nagsabi na may gusto sa akin. At sa isang kagaya pa niya, anak ng boss ko, at isang mayaman. Halos hindi ako makatulog sa gabi dahil sa kanyang sinabi. Dumagdag lang iyon sa iisipin ko at pinakiramdaman ko ang puso kong feeling ko bibigay din sa mga salita niya. Kaya naman nang hindi ako makatulog, lumabas ako sa maid's quarter at nagtungo sa kusina upang uminom ng tubig. Matapos kong uminom ay inilagay ko ang baso sa lababo at saka nagsimula ko itong hugasan. Habang nagbabanlaw, bigla na lamang akong nanigas nang bigla na lamang may yumakap mula sa aking likuran at ibinaon ang mukha sa aking balikat.
Napasinghap ako at nataranta na baka may makakita sa amin. Sir, humarap ako sa kanya at pagharap ko, kita ko ang pagpungay ng kanyang mga mata. I like you, Carmina. Mahina niyang sabi at napapikit ako nang halikan niya ako sa aking labi, kasabay ng paghawak niya sa aking bewang at paghila sa aking patungo sa storage room kung saan naroon ang mga luma nilang gamit at doon kami naghalikan. Simula ng gabing iyon ay tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay ko dito sa Canada. Bukod sa trabaho ang aking ipinunta, hindi ko akalain na makakahanap din ako rito ng pag-ibig kahit alam ko na hindi maaari. Lumipas ang ilang buwan at hindi ko akalain na pumayag akong makipagrelasyon sa anak ng boss ko kahit patago. Oo, boyfriend ko si Sir Steven pero sinabi ko sa kanya na itago dahil ayaw kong malaman ng mga magulang niya lalo na ni Ma'am Christine. Natatakot kasi ako lalo na't una ko ito at hindi ko alam kung paano dalhin. Kaya nakiusap talaga ako sa kanya na huwag ipaalam sa lahat ang tungkol sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko, pero yun nga, na in love ako sa anak ng boss ko. Uuwi na pala ako sa Pilipinas next month. Anunsyo ni Rachel habang tinatanggal namin ang malalaki at mahahaba na kurtina sa sala. Napalingon ako sa kanya. Talaga? Kailan ang balik mo dito? Napatingin siya sa akin. Hindi na. Umawang ang labi ko. Hindi ka na babalik? Umiling siya at ngumiti sa akin. Nakapundar na kasi ako ng pera. Kaya uuwi na ako ng Pilipinas. At doon na lamang magtrabaho kasi mas malapit sa pamilya. At saka magpapakasal na rin kami ng nobyo ko. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Hala, congrats po, Ate Rachel. Kumunot ang noo niya at itinuro niya ang sarili niyang leeg. Anong nangyari sa leeg mo? Pulang-pula. Kinagat pa yan? Napasingap ako at agad kinapa ang leeg ko. Hindi ko alam kung ano ang irarason ko. Resulta ito sa ginawa namin ni Sir Steven kagabi. Nakagat ng insekto habang nasa hardin. Dahilan ko at napakagat sa ibabang labi. Ay nako, gamutin mo yan, baka malala. Ani Ate Rachel at nagpatuloy na kami sa pagtatanggal sa mga kurtina. May naipundar na akong pera sa ilang buwan ko narito sa Canada. Hindi kasi nagagasta ang pera na itinira ko sa sarili ko dahil hindi naman ako lumalabas. At masaya ako sa tuwing ibinalita sa akin ni Mama na nakabayad na sila sa kanilang mga utang at nakabili sila ng wheelchair para sa kanya. Sa susunod na sahod ko, balak kong magpadala ng pera para pambili ng mga gamit para sa pagpapatayo ng bahay paunti-unti. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo, pero masaya ako na tumutulong ka na sa daddy mo sa negosyo mo. Hindi yung puro motor ang inaatupag mo. Ani Ma'am Christine isang araw habang sila ay nasa hapagkainan. Kasalukuyan kong nilalagyan ng tubig ang kanilang mga baso at nang nasa banda na ako ni Sir Steven, pasimple niyang hinawakan ang isang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya at mahinang hinila palayo ang kamay. Yes, I will be the next in line so I decided to help. Ani Sir Steven at ininom ang isang baso ng tubig. I also did it for the future. That's good. Uminom rin si Ma'am Christine at saka nag-angat ng tingin sa akin. Carmina, kumuha ka ng dessert sa refrigerator at ilagay dito. Okay po, Ma'am. Lumapit ako sa refrigerator at kinuha ko roon ang cake na may hiwa na. Pagbalik ko, pinag-usapan naman nila ang tungkol sa pag-alis ni Ma'am Christine sa Canada dahil may kikitain raw na kaibigan. Pero ang sabi ni Sir Steven sa akin, ang kikitain daw ng kanyang mama ay ang kabit nito na matagal na niyang minamanmanan. Hindi man ako ang nasa posisyon ni Sir Steven,
pero ako ang nasasaktan para sa kanya. Mabait naman kasi si Sir William pero naghanap pa ng iba si Ma'am Christine. Aalis ako for a month to meet my friend Carmina. Ani Ma'am Christine. Kaya pagsilbihan mo si Steven, lalo na ngayon na he took our business very seriously. Tumango ako. Okay po, ma'am. Inangatan niya ako ng kilay bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Napabuga na lamang ako at napatingin sa isang basket ng lalabhan na ibinigay niya sa akin. Umalis nga si Ma'am Christine patungo sa isang bansa at si Sir William para sa business trip kaya si Sir Steven na lamang ang naiwan dito sa bahay at kaming mga kasambahay. Kaya naman tuwing tulog na ang mga tao sa bahay, ay nilalabas ako ni Sir Steven sakay ng kanyang kotse at saka idinidate niya ako sa isang mamahaling restaurant. For you. Umawang ang labi ko nang bigyan niya ako ng isang bouquet ng bulaklak sa gitna ng pagdidate namin sa restaurant. Namangha ako sa bulaklak at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. Steven, hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan niya ang likod nito. Bumilis ang pintig ng puso ko sa ginawa niya. I love you, Carmina. Happy Mansary. Wika niya. Thank you for accepting me, my love. Thank you. Hindi ko na mapigilan ang mapangiti. Ang bilis lang ng panahon. 6 na buwan na ang nakalipas simula nang maging tayo. Iyon ang naging pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko dahil mas lalo akong naging motivated magtrabaho dahil sa pag-ibig na ito. Hindi ko nga akalain na posible ito sa akin. Na posible pala na ma-inlove. And more months to come. I love you. Kinagat ko ang ibabang labi ko at inamoy ang bulaklak na mabango. I love you too. Hindi kami umuwi sa bahay kundi nagtungo kami sa isang hotel at doon kami nagpalipas ng gabi. Ngunit hindi lang kami basta nagpalipas ng gabi, dahil sa hotel din na iyon, tuluyan ko nang ibinigay ang aking sarili sa unang lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Madaling araw na kaming umuwi at naghiwalay kami ng daan upang hindi mahalata ng mga tao na sumama ako sa kanya. Yun ang ginagawa namin kung gagala kami. Para kaming mga may kasalanan na nagtatago sa lahat. This unwanted love is dangerous yet exciting. Nakakatakot umibig kung wala ka sa sariling bansa mo. Pero I took risk dahil na in love ako. At kung anuman ang kahahantungan nito ay siyang tatanggapin ko. Pero kahit anong tago pa talaga namin ni Sir Steven sa aming relasyon, meron at meron pa rin talagang makakahalata lalo na ngayon. Masyado yata kayong magkadikit ni Sir Steven kahapon. May namamagitan ba sa inyo? Tanong sa akin ni Ate Rhea na siyang ikinagulat ko. Ha? Umangat ang kilay niya. Alam ko na ikaw ang inatasan ni Ma'am Carmina. Pero iba talaga ang titigan niyo kahapon habang sinasalinan mo siya ng tubig sa hapagkainan. Natahimik ako. Kung ano man ang namamagitan sa inyo ni Sir, kung meron man, pigilan mo na. Malalagay sa alanganin ang trabaho mo. Kawawa ka at ang pamilyang pinapakain mo. Malaki ang sahod dito. At kung sasayangin mo, baka hindi ka na magkakaroon pa ng oportunidad. Ano ba ang sinasabi mo, Ate Rhea? Inayos ko ang buhok ko nang makarecover. Wala namang namamagitan sa amin ni Sir. Napaka-imposible nun. At tumawa pa ako para maniwala siya. Hindi yun imposible, lalo na kung sa magandang katulad mo. Anya at saka napabuntong hininga. Hindi naman kita binabantayan sa kilos mo. Sinabihan lang kita dahil baguhan ka sa Canada. Kung bago ka rito, unahin mo ang pamilya mo bago ang pag-ibig na pinapangarap mo.
Kumirot ang puso ko sa kanyang sinabi at hindi na muli umimik. Sa kanyang sinabi, parang sinampal ako ng katotohanan kung ano ang totoong purpose ko kung bakit ako nandito sa Canada. Nandito ako para magtrabaho. Hindi ang umibig. Pero ano ang magagawa ko? Mahal ko na at naibigay ko na ang lahat. Wala na nga akong itinira dahil sa pagmamahal. Siguro totoo ang sinasabi nila kapag unang pag-ibig, ibibigay mo talaga ang lahat. Sa isang buwang wala si Ma'am Christine at Sir William, nagkaroon kami ng malaking oras ni Sir Stephen, lalo na sa gabi. Dahil yun lang naman ang malaya sa aming dalawa. Doon lang kami nagkaroon ng pagkakataon sa isa't isa. Hindi naman ako naging pabaya sa trabaho ko, kaya siguro ayos lang na nagmahal din ako. Hindi naman ako nagkulang sa pamilya ko. Kaya hindi na dapat ako makonsensya sa pinasukan ko ngayon. Akala ko nga ay magtatagal talaga ang kasiyahan sa relasyon naming dalawa dahil ang pagsubok na aming nadaanan ay yung pagtatago lang naman. Ngunit hindi ko akalain na may mas mabigat na darating pa pala sa buhay ko, lalo na ngayon sa aking nadiskubre. Nginig na nginig ang aking mga kamay habang sunod-sunod na pagtulo ang luha sa aking mata nang makita ko ang pregnancy kit na hawak ko na dalawang red line. Buntis ako. Bulong ko. Anong gagawin ko? Pumasok na sa isip ko ang lahat. Ang pamilya ko, si Sir Stephen at ang pamilya niya. Ano ang gagawin ko? Carmina? Nataranta ako nang marinig ko ang boses ni Ma'am Christine. Bago ko pa man matago ang pregnancy test, nakapasok na siya sa kwarto ko at kumunot ang noo niya nang makita niya akong lumuluha. Why are you crying? Takang tanong niya at bumaba ang tingin niya sa kamay ko. Nagbago ang ekspresyon niya. What's that? Ma'am... Kinuha niya muli sa akin ang hawak ko at namilog ang mata niya sa nakita. Gulat siyang napatingin sa akin. What is the meaning of this, Carmina? Tanong sa akin ni Ma'am Christine. Sinong buntis? Are you pregnant? Tanging luha lang ang naging sagot ko. How can you be pregnant? Wala ka namang boyfriend. Or... Namilog ang mata niya nang may napagtanto at saka hinawakan ako sa braso. Who's the father, Carmina? Napangiwi ako dahil sa higpit ng pagkahawak niya. Ma'am, who's the father? Singhal niya. Ang anak ko ba? Si Stephen? Ma'am, sorry po. Mahal ko po ang anak niyo. Malandika! Singhal niya at saka sinampal ako sa mukha kaya napaupo ako sa kama ko. You are here to work, not to be a whore! Ma'am, sorry po. No! Makanilandi mo ang anak ko para makahuthot ng pera sa kanya! Singhal niya at napasigaw ako nang hawakan niya ako sa buhok. Aray po! Wala kang lugar sa pamilya ko, Carmina! Hindi ko alam kung ano ang namamagitan sa inyong dalawa ng anak ko. But you are fucked up! Ma'am, please. Please po, huwag niyo po. Talagang huwag! Hindi pwedeng malaman ng anak ko na may nabuntis siya. At hindi rin pwedeng malaman ng karamihan na ang anak ko na magiging susunod na tagapagmana ng kumpanya ay nakabuntis ng OFW dahil isa yung kahihiyan! Itinapon niya sa pagmumukha ko ang pregnancy test at saka kinuha ang susi ng kwarto ko. Umawang ang labi ko sa kanyang ginawa at biglang kinabahan. Ma'am! Ma'am! Makukulong ka muna dyan sa kwarto mo dahil uuwi ka na ng Pilipinas! Namilog ang mata ko at agad bumaba sa kama. Ma'am, huwag po! Ma'am! Bago ko pa maabutan ay sinara na ni Ma'am ang pinto at saka nilak.
Napahagulgol na lamang ako at saka sinisi ang sarili ko. Hindi kasi ako naging maingat. Masyado akong nadala sa pag-ibig na hindi ko naisip ang posibleng maging bunga ng pagiging mapusok namin. Ano nang gagawin ko? Ano nang mangyayari sa pangarap ko? Uuwi ako sa Pilipinas na hindi pa maganda ang buhay namin. Uuwi ako sa Pilipinas na buntis. Isang malaking kaiyan yun. Ano nilang kayang iisipin nila mama sa akin? Na mas inuna ko ang sarili ko kaysa sa kanila. Ano na mangyayari sa pangarap ko? Ganito ba ang kapalit kapag masyadong na-ignorante sa pag-ibig? Ganito pala. Ano nang gagawin ko? Isang linggo yata akong ikinulong ni Ma'am Christine sa kwarto ko. Dinalhan lang ako ng pagkain ngunit hindi pinapalabas. Wala na akong ibang balita kay Sir Stephen bukod sa sumama sa daddy niya sa isang business trip. And to think na isang linggo ko na siyang hindi nakita, ano na kaya ang naiisip niya sa akin? Bumukas ang pinto ng aking kwarto at bumungad si Ma'am Christine sa akin na nakataas ang kilay at iritang-irita. Mag-impake ka na! Makakauwi ka na ng Pilipinas! Malamig niyang sabi. Ma'am! Umiling ako. Huwag po, ma'am. Huwag po. Maawa po kayo sa... Maawa ko sa'yo? Anong gagawin ko sa'yo? Isama kita sa anak ko? No way! Kasalanan mo kung bakit ka nabuntis. Masyado kang malandi. Kung trabaho lang sana ang inatupag mo, hindi yan mangyayari sa'yo. Now face the consequence. Ayaw kong may lumalandi na low class sa anak ko. At saka niya muli sinara ang pinto, iniwan akong walang magawa. Terminate ang kontrata ko at wala akong ibang sisihin kundi ang sarili ko. Tama nga naman si ma'am. Kung trabaho lang sana ang iniisip ko at walang iba, hindi sana ito mangyayari sa akin. Ang hirap pala magmahal. Hindi pala sila dapat pagsabayin lalo na kapag nasa ibang bansa ka. Kung panaginip lang ang lahat ng ito, sana ay gisingin na ako upang maibalik na ako sa realidad. Kasi kung hindi ito panaginip, ito na yata ang sukli sa mga masasayang alaala namin ni Sir Stephen. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa airport. Nagbabaka sakali na may hahabol sa akin o magpapakita na Stephen, pero wala. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Siguro lesson ko na ito na hindi pa dalos-dalos sa desisyon at huwag puro puso ang inuuna. Goodbye, Stephen. Mahina kong bulong sa hangin bago ako tuluyang sumakay sa eroplano pabalik ng Pilipinas. Stephen Point of View. Nakatingin ako sa kumikinang na singsing sa jewelry shop. It's a diamond ring and cost $100,000. Tapos na ang business trip namin ni Dad and I am so excited to go home dahil makikita ko na naman si Carmina. Isang linggo kasi kaming hindi nagkita at wala rin kaming komunikasyon dahil naging busy rin ako. Son, why are you looking at the ring? Tanong ni Dad sa akin. Are you marrying someone? Seryoso kong binalingan si Dad. Yes, Dad. Lumiwanag ang kanyang mata. Oh, really? Who? You have a girlfriend? Yes, Dad. Wow! You didn't tell me about it, ha? Anya sabay tapik sa aking likod. Who is she? Tumingin muli ako sa singsing.
You will not like it, Dad. Why? Because she's not rich. And she's not from Canada. Tinapik muli ako ni Dad. I don't care, son. As long as you're happy, I will accept her. She's our maid, Dad. Pag-amin ko. And I want to marry her. Unlike Mom, Dad is very supportive. Nang aminin ko iyon sa kanya ay wala akong narinig na pagtutol. Siya pa ang nagtulak sa akin na bilhin ang sing-sing, kaya I ended up buying it. Pagdating namin sa bahay, ang unang bumungad sa akin ay si Mommy na nakahalukip-kip na nakaupo sa sala. Nang makita ako, agad siyang tumayo at lumapit sa akin. Son, why? Wala na si Carmina. Anya sa akin na ikinakunot ng noo ko. What do you mean? Ngumiti siya sa akin. Umalis siya. Umuwi na sa kanila. Umawang ang labi ko at unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Oh, shit. Akmang tutungo sana ako sa maid's quarter niya nang magsalita si Mommy. So, totoo nga. You have a relationship. Nakipagrelasyon ka sa isang OFW. Kumuyom ang kamao ko. Your standard is so low, son. Naubusan ka na ba ng babae at sa maid ka na pumapatol ngayon? Hinarap po si Mom. Pinaalis mo ba siya? Inangatan niya ako ng kilay. Oo! Oh, dapat lang naman sa mga kagaya niyang ambisyosa at malalandi ang pauwi. How could you? Nalaglag ang panga niya sa singhal ko. Oh, how could me? Tama lang yun sa kanya dahil hindi siya nandito para makipagrelasyon sa'yo. Nandito siya para magtrabaho. I fucking know that. You don't know na may pamilya siyang pinapakain. Dapat iniisip niya yan in the first place. May mga mas deserving pa. Pinaalis ko ba yung kabit mo dito sa bahay? Tanong ko sa kanya na ikinamilog ng mata niya. What? You think I didn't know na may iba kang kinikita? Dinala mo pa rito. Shit that, Mommy. Mas marumi ka pa sa marumi. You disrespect my father. Dinala mo pa rito sa pamamahay niya. Napakurap-kurap si Mommy. No, I don't have... Don't deny it anymore. Even Dad knows about it. And you know what? He is planning to file a divorce. Nalaglag ang panga ni Mommy sa sinabi ko. At nang talikuran ko siya, tinawag niya ang pangalan ko pero I didn't listen. Kailangan kong puntahan si Carmina. I'll go and get her. Hindi pwedeng hindi, lalo na't handa na akong pakasalan siya. If I go to the Philippines to see her, I'll go. Pero alam ko na hindi madali dahil marami pa akong hindi natapos dito sa Canada. So I have to finish all them before I finally go to my love and be with her. Carmina point of view. Gulat na gulat ang aking pamilya sa biglaan kong pag-uwi sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng kabiglaan, masaya rin sila na umuwi ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang biglaan kong pag-uwi. Alam kasi ng lahat na 2 taon ang kontrata ko doon at siguro pinagchichismisan na ako ngayon. Anak! Hindi ka na namin tatanungin kung bakit ka umuwi. Masaya kami kasi nakita ka namin. Miss ka na namin. Ani Mama na naka-wheelchair at saka ngumiti sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi at saka biglang lumuha kaya nataranta si Mama. Oh, anak! Bakit? Napatakip ako sa aking bibig at nagsimulang humagulgol. Ma, sorry. Matawad po. Nagkamali ako, Ma. Anak? Ma. Hinawakan ko ang kamay niya. Buntis ako, Ma.
Sorry. Sorry, ma. Sorry. Umiyak ako nang umiyak sa kanyang harapan. Patawarin niyo ako, ma. Patawarin niyo ako. Mama, patawad mo, mama. Anak. Umiyak na rin si mama at saka niyakap ako. Ayos lang, anak. Ayos lang. Ayos lang, anak. Ayos lang. Maraming rason ang pag-iyak ko sa bisig ni mama. Iyak dahil sa pag-uwi ko na wala pang napatunayan. Iyak dahil na-disappoint ko si mama. At iyak sa pag-ibig kong alam ko na hanggang alaala na lang. Ang unwanted love na iyon ay nagpaligaya sa akin saglit, ngunit may kapalit din. At ito yun, ang muling paghihirap ko kasama ang magiging anak ko. Gaya ng inaasahan ko, marami agad ang nagmarites sa buhay ko at iba't ibang kwento patungkol sa pag-uwi ko. Ngunit hindi naman mahalaga ang opinyon nila dahil kilala ko naman ang sarili ko. Sinayang ko raw ang opportunity para sa isang lalaki, sabi ng iba. Totoo yun. Sinayang ko, pero wala na akong magagawa dahil nangyari na at itong ipinagbubuntis ko. Nagbunga ito dahil sa pagmamahalan namin ni Steven at wala ng iba. Lumipas ang ilang buwan mula nang ako ay dumating sa Pilipinas, malaki ang ipinagbago ko lalo na ng katawan ko. Lumaki na kasi ang tiyan ko kaya halata na talaga na buntis ako. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa puso at isipan ko si Steven. Sa tagal ko nang walang balita sa kanya, maiiyak na lang talaga ako minsan. Parang ang hirap pa rin kasi talaga tanggapin na wala na kami, lalo na't wala namang naging problema sa aming dalawa. Siguro naipit lang kami sa panahon at sitwasyon dahil hindi naman kami pareho ng estado sa buhay. Sa ilang buwan kong tambay dito sa Pilipinas, mula nang dumating ako, may nagtangka na manligaw sa akin. Schoolmate ko noong high school na isang seaman na ngayon. Sabi pa ni mama, sagutin ko raw dahil seaman. Pero ayaw ko naman maging selfish lalo na't hindi ko naman siya gusto. Ayaw ko rin siya pagkaita ng magandang buhay, kaya kahit ilang beses siyang nagtangka, ilang beses ko rin siyang tinanggihan. Alam niya na buntis ako at willing daw siyang maging ama, pero ayaw ko noon kasi isa lang naman ang ama ng anak ko. At si Steven iyon. Kasalukuyan akong naglalakad ngayon patungo sa tindahan upang bumili ng ulam. Kita at ramdam ko ang paninitig ng mga taong nadadaanan ko. Sa mga mata pa lamang nila, alam ko na hinuhusgahan na nila ako. Tao po! Pabili po! Bumukas ang maliit na pinto ng tindahan ni Aling Maring at ngumisi sa akin. Oh! Anak pala ito ni Carmen na galing abroad! Ngumisi siya. Ano ang bibilhin mo? Sardinas po. Sardinas lang? Humagalpak siya ng tawa. Akala ko pa naman ay ikaw ang pag-asa ng pamilya ninyo. Alam mo ba, sobrang saya ng mga magulang mo noong nasa abroad ka na. Kasi magbabago na raw ang buhay niya. Noong nagpadala ka, bumili ng karne at mga masasarap na ulam. Bakit babalik kayo sa sardinas ngayon? Kumulo ang dugo ko sa sinabi niya. Pakinyo ba, Aling Maring? Buhay po namin to. Kung bumalik kami sa pagkapobre, problema na po namin yun. Nainis siya sa sinabi ko. Aba, aba! Ang yabang mong buntis! Alam mo ba kung bakit ko nasabi yun? Dahil kapag babalik kayo sa dati niyong buhay, dito na naman kayo utang ng utang, ha? Malulugi ako! At dahil mayabang ka, huwag na kayong umutang dito! At padabog niyang sinara ang maliit na pinto ng kanyang tindahan. Kumirot ang puso ko at naibaba ang tingin sa aking tiyan.
Kailanman ay hindi kita sisisihin sa nangyari sa buhay ko. Dahil kahit naging ganito, ikaw ang regalo ni Steven sa akin. Na kahit wala na kami, ay maaalala ko pa rin siya sa'yo. Papauwi na sana ako nang makita ko ang aking kapatid na tumakbo patungo sa akin. Ate! Ate! Oh, Carla, bakit? Tanong ko sa kanya. Hinawakan ako ni Carla sa braso. Ate! Ate! May bisita ka! Ang daming dala, ate! Parang galing ibang bansa! Foreigner! Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang sinabi. Foreigner? Oo, ate! Hinahanap ka niya! Namilog ang mata ko at agad-agad sumunod sa kanyang pabalik sa bahay. Pero habang palapit na kami, unti-unting humina ang paglalakad ko nang may napagtanto ako. Ate? Ate! May problema ba? Uy, ate! Naibaba ko ang tingin ko sa tiyan ko na malaki. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Wala nga akong mukhang maiharap dahil iniwan ko siya. Ate! Ate, halika na! Huminga ako ng malalim at saka nagpatuloy sa paglalakad. Pagpasok ko sa bahay, halos maubusan ako ng hininga sa aking nakita. Nakaupo sa kawayan na upuan ay isang gwapong Canadian na seryosong nakatingin sa akin. Ngunit nang bumaba ang kanyang tingin sa aking tiyan, umawang ang labi niya at napatayo. Oh, anak! Marunong palang magsalita ng Tagalog ang afam na ito! Ani mama at lumapit siya sa akin gamit ang kanyang wheelchair. Sabi niya, boyfriend mo raw siya. Napatingin muli ako kay Steven na ngayon ay humakbang na palapit sa akin. Carmina, unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Steven, bakit ka nandito? You're pregnant, sambit niya. And I am the father. Hindi yun tanong. Talagang sinabi niya iyon sa akin. Steven, I know. Pagputol niya sa akin. And I am sorry for making your life miserable. Nangilid ang luha sa aking mata. Wala ka namang kasalanan. Hindi ko akalain na nagpunta ka rito. Paano ang mommy mo? Hinaplos niya ang pisngi ko. She's out of this. Wala na siyang magagawa dahil nandito na ako. Kinuha niya ang kamay ko at saka hinalikan niya ang likod nito. I love you, Carmina. And to think that you're pregnant makes me the happiest man on earth right now. Tumango-tango ako at nagbaba ng tingin sa tiyan ko. Akala ko ay magiging single mom ako. Kasi imposible na pupuntahan mo ko rito. Pero nandito ka at... Namilog ang aking mga mata at napasinghap nang bigla na lamang lumuhod si Steven sa harapan ko at saka inilabas ang isang diamond ring. Pati si mama ay nagulat at ang mga kapatid ko ay nagpalakpak. At dahil hindi naman nakakakita si papa, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Carmina, I love you and I want to be with you. When I found out that you went home, I was devastated. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. You are my happiness, my treasure, and my love. I am kneeling in front of you, asking you to marry me. Will you marry me? Sunod-sunod ang pagtulo ng aking luha at saka tumango. Yes, I will marry you, Steven. I love you from Philippines to Canada. Ani ko. Yes! Sigaw niya at saka niyakap niya ako. Matapos niya akong niyakap ay sinuot niya ang singsing sa akin bago ako hinalikan sa harap ng aking pamilya. Naging sikat muli ako sa mga pulutan na mamarite sa amin
Nang malaman ng may foreigner na dumating sa amin, si Aling Maring ay himalang naging mabait sa akin at nangako pa na anytime bukas ang tindahan niya sa utang. Doon ko napagtanto na magbabago talaga ang trato sa iyo ng tao kapag may malapit sa iyo na pera o ikaw mismo ay may pera. Ang lungkot lang kasi nagbe-base na sa pera kung paano katratuhin bilang tao. At ang mga taong ganun ang dapat nating iwasan. Nagstay si Steven dito sa Pilipinas upang makasama ako. Ginala niya ako kasama ang pamilya ko sa iba't ibang lugar dito sa bansa. At sa pagbubuntis ko, siya ang kasama ko. Hindi ko akalain na kahit may dumaan na pagsubok sa buhay namin, may paraan pa rin pala upang sumaya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ang lalaking mahal ko. Iniwan ang buhay sa Canada at nagtungo rito sa Pilipinas upang makasama ako. Hindi niya ako pinabayaan at sinamahan sa mga check-ups, binilhan ako ng mga cravings ko at iba pa. Bago ako manganak, bumisita rin sa Pilipinas si Mr. William upang basbasan ang aming relasyon. At upang sabihin na ako ay tanggap niya bilang karelasyon ng anak niya at excited siya na makita ang magiging apo niya. Wala kaming balita kay Ma'am Christine bukod sa naghiwalay sila ni Mr. William ilang buwan na ang nakalipas dahil may iba si Ma'am Christine. Sa tanda nila, uso pa rin talaga ang hiwalayan. Hindi pareho dito sa Pilipinas na kapag niloko na, magpaka-martir pa rin at kasama sa iisang bubong dahil wala namang divorce dito. Nanganak na rin ako ilang araw matapos naming magkita ni Sir William at babae ang anak namin ni Steven. Kamukha niya pa at kulay ng mata lang ang nakuha sa akin at buhok. Pinangalanan namin siyang Camille Steven Anderson na mismong si Steven ang nag-design. Wala na yata akong hihilingin pa dahil kasama ko na ang mga mahal ko sa buhay. Nandito na si Steven sa tabi ko at dumating na rin ang bagong makakasama namin sa aming journey. Si Camille. Steven, iho! Kay ganda ng lahi mo! Anakan mo ng anakan itong anak ko para dadami ang batang may matangos ang ilong at magaganda! Ani mama at saka humagikik. Namula ang buong mukha ko at napatingin kay Steven na ngayon ay nakangiting buhat ang anak namin. 2 buwan na pala ang nakalipas mula ng manganak ako at si Steven ay gusto talagang alagaan ang anak ko. Ang laking tulong nga niya dahil siya minsan ang gumigising sa madaling araw kapag iiyak ang anak namin. After we get married, I'll give you what you want, Mom. Anya sa mama ko. Mom na ang tawag niya dahil engaged na raw kami. I'll give you 1,000 of grandchild for the rest of your life. Tumawa muli si mama at saka napakamot sa kanyang ulo at napatingin sa akin. Pakitranslate nga anak. Dudugo ilong ko sa English ng magiging asawa mo. Umiling ako sa kanya at saka napatingin sa mag-ama ko. Hinintay namin na 3 buwan ang anak ko bago kami tuluyang nagpakasal ni Steven sa simbahan. Simple lang naman ang kasal namin dahil mas gusto niya na ingrande ang kasal namin doon sa Canada. Oo, magpapakasal din kami sa Canada, ayon ang sabi niya. At gusto niya doon kami tumira. Siyempre, hindi naman agad ako pumayag kasi may pamilya din ako sa Pilipinas. Pero nawindang talaga ako nang sinabi niya na isasama niya ang pamilya ko. Na lahat kami magma-migrate. Na siya ang bahala sa lahat basta lang makasama namin siya doon sa Canada. Magma-migrate na pala kayo? Ani Aling Maring nang magtungo siya sa bahay. Ay, ang swerte niyo naman! Oo, Maring. Ani Mama. Swerte talaga dahil napunta sa ganong lalaki ang anak ko. Ay, naku, sigurado ako na mamimiss niyo ang Pilipinas kapag dumating kayo doon. Ani Aling Maring at saka tumawa. Iba pa rin talaga ang lugar kung saan ka isinilang at lumaki. Hindi namin mamimiss ang Pilipinas, Maring. Lalo na ang lugar na ito.
maganda nga roon dahil walang marites. Ani mama na nagpangiti sa akin. Talaga? Naku, boring kapag walang marites. Tumawa si Aling Maring pero peke na. Ingat kayo ha, huwag kayong bumalik na pobre. Nagtawanan na lamang kami ni mama nang makaalis si Aling Maring at napailing na lamang. Masayang masaya ang pamilya ko ngayong papatungo na kami sa Canada. Matagal din ang naging proseso at ngayon, makakapunta na rin. Mama! Papa! Ani Camille habang karga-karga ko siya. Mama! Papa! Gigil na hinalikan ko sa pisngi ang anak ko. Anak, pupunta na tayong Canada. Doon na tayo titira. Napatingin ako kay Steven na seryosong may kausap sa phone. Ngayon na kasi ang alis namin at sabi niya, nakahanda na ang bagong tirahan ng pamilya ko at namin. Nang ibinaba ni Steven ang kanyang tawag, ay napatingin siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Let's go. We need to go. Dahil baka malay tayo sa flight. Anya at hinalikan ako sa noo bago kami pumasok sa van na siyang magdadala sa amin sa airport. Hanggang ngayon ay hindi pa rin masink in sa utak ko ang mga nangyari sa buhay ko. May ups and downs, pero lahat naman iyon ay kasama lamang sa pagsubok namin. Noong una, wala akong maisip kung saan tutungo ang relasyon naming patago. Akala ko nga ay walang patutunguhan. Pero meron pala talaga. This unwanted love between the OFW and the son of the boss makes it wanted. Dahil ipinaglaban niya ako. Ipinaglaban naming dalawa ang pagmamahalan namin. At ngayon, dadalhin namin muli ang pagmamahal na iyon sa Canada kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan ko na-discovery na kaya ko palang magmahal at higit sa lahat, sa Canada nagsimulang nagbago ang aking buhay. Steven, tumigil ako sa paglalakad ngayong nasa airport na kami. Nauna na ang pamilya ko at nahuli kami sa paglalakad. Why? Thank you. Nangilid ang luha sa aking mata. For existing and coming into my life. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ko at hinarap ako. I love you, Carmina. You are the reason why my life is beautiful. You saved me from the darkness. Kaya I'll give you everything just to earn your smile every day. Lumaki ang ngiti ko at napatingin sa anak naming tulog sa balikat ko. Pinagsalikop niya ang kamay namin at saka tumango. Let's go to Canada, Carmina. Let's continue our love story. At saka magkahawak kamay kaming nagpatuloy sa paglalakad patungo sa eroplano na sasakyan namin patungo sa bago naming buhay. Wakas!